Ilang minuto pa lang tayo sa video. Oh my gosh, ang ganda! Very blendable tong first base. Let's see kung matatakpan pa niya. Performance-wise, they're the same. Hello everybody! Welcome back sa ating channel! Okay, so today, meron tayong itetest out, no? Opo, pagpasensya niyo na yung boses ko, ha? Kakagaling ko lang sa sakit. Okay, we'll be testing out itong first base ng Colorette. Okay, binili ko lahat ng shades, of course, dahil ako'y alipin ninyo. Ayan, kasi gusto ko mag-swatch fest. So, totoo lang kaya ako binili lahat ng shades kasi nahihirapan ako sa true lang. Mamili. Ang dami kasi. Well, technically talagang ito yung first base na na-release ng Colorette. Tama ba ako? Wait lang. Let me think. Meron na ba akong na-try before na Colorette? Wait lang. It's been so long. I think meron sila ng powder before or highlighter. Yun. I can't remember. Anyway, basta correct me if I'm wrong, guys. Ha? Let me know kung mali ba ako. Alam ko ito yung pinaka-first talaga ng Colorette and itatry natin to lahat. Isa-swatch natin. Bakit 12? Bakit ang dami? And it's 599 pesos ang isa. Sa true lang, medyo pricey. So, mataas ang expectation ko dito. Isa rin sa mga reasons kung bakit ako excited dito sa Colorette na first base, everyday skin tint. Kasi ito yung madalas na ginagamit ko lately. Skin tint. Kasi alam nyo na, skin is in. Kahit na napakadami nating mga pinanggalingan ng pimples, okay lang yan because it's natural. Parang back-to-back yung mga local brands natin ngayon. Talagang naglalabasan sila ng mga base, yung mga ganito. And I'm here for it. Alam nyo naman yan. Lalong-lalo na sa skin tint. Kasi yan yung madalas na ginagamit ko lately. It's a skin tint. It's more like a moisturizer and foundation in one. Though meron siyang SPF, broad spectrum SPF 30. Meron tong niacinamide, hyaluronic acid, and azelaic acid. Yung niacinamide for calming, hyaluronic acid for hydrating, and azelaic acid is for smoothening. Okay, it's vegan, cruelty-free, fragrance-free, and available in 12 universal shades for all skin tones. Infused with powerful active ingredients to address skin concerns like acne, hyperpigmentation, oiliness. Ay, check ako lahat dyan. Guys, sanitigyawat ako lately. And sabi ko nga ito yung perfect time siguro, no? Para mag-test ako ng maraming foundation. Let me know kung meron pa kayong mga requests. Comment down below. Ito yung box niya. Ayan. Okay, and ito yung pinaka-product. Squeeze tube type siya. It's made in Taiwan. So, dito tayo. 6 dito, and then 6 here. Okay, dito muna tayo. Alona. Ayan. Next, si Lazzy. Kanina pa ako isip na isip. Saan yung Lazzy? Saan yung Lazzy? Hindi ko alam yan. Hindi ko pa na-encounter yan. Kasi yung mga shades, parang mga beach. Kagaya ng Alona sa Bohol. Lazzy, hindi ko alam kung saan yung Lazzy, guys. Let me know. Saan yung Lazzy? So anyway, ito si Lazzy. Alright. Next one, we have Siargao. Feeling ko Siargao ako or Coron. Yun yung pinagpipilian ko eh. Pero parang si Lazzy rin ako. Okay. Siargao. Next, Coron. Next, si Puerto. Alright. Next is si Talisay. Ayan, si Talisay. Ang ganda ng shades. Alam niyo yung kita ko kagad dito pa lang sa swatches. Meron tayong olive, merong neutral, may warm, pero wala pa akong nakikitang cool undertone. Wait lang. Si olive can work as cool undertone as well. Next one is si Laia. Okay, si Laia dito tayo sa kabila. Laia. Alright. Next, si Mayon. Okay, Mayon. Next, Anilaw. Alam nyo, ibang-iba talaga siya sa swatches online. Kaya, ayan, sana kahit papano nakakatulong tong swatches na ginagawa ko. Ah. At least, meron kayo idea kung anong skin tone ko. Ano? And may idea kayo kung anong itsura niya on my skin. On yung sa totoong skin. Minsan kasi pag bumibili tayo online, nakakaloka yung mga shades. Parang pare-pareho yung itsura nila. Hindi mo talaga masakto eh, no? Pero sana kahit papano makatulong itong swatches natin. Sulu. Nagsuswatch pa lang ako. Ang ganda ng formula nito, guys, ha? Na-feel ko na. Parang very blendable siya. Next one is Palawi. Hindi ko rin alam kung saan yung Palawi. Palawan ba yun? Second to the darkest, si Palawi. Ayan, si Palawi. And then last one is si Baler. Ito yung darkest na shade.
Okay, ayan si Baler. Alona is the lightest. And then yung darkest is si Baler. So, ayan na lahat ng shades. Pinagpipilian ko si Siargao o si Coron. Feeling ko si Siargao ako. Yan yung dalawang shades na pinagpipilian ko. Doon tayo kay Siargao. Ito. Demi Matte Lightweight Skin Tint with a light to medium coverage to match your hashtag true colors. It's dermatologically tested and non-comedogenic daw siya. Meron siya short-term benefits, coverage, and blendability. And yung long-term benefits niya, which is very good, if, especially if you're looking for, you know, pang everyday, hanapin niyo yung long-term lagi yan. Sa price point niya, kung meron siyang long-term benefits, it's good as a skincare product. You get the best of both worlds, kaya siguro medyo pricey siya. Non-oxidizing din, and it's lightweight sa skin. So, i-apply na natin si Siargao. Gamit muna tayo ng brush, no? Tapos, sa kabilang side is, you know the drill, blendy tayo sa kabilang side, okay? Brush muna on one side. Uy, mukhang perfect sa akin tong Siargao. Ay, ang ganda. Kahit na brush yung gamit ko, ang ganda ng pagkakalapat. Tingnan nyo, guys. Oh, ang ganda niya sa skin. Oh my goodness. Sinabi ko na sa inyo, guys, ha? Mataas sa expectation ko dito and oh my gosh. Ilang minuto pa lang tayo sa video. Oh my gosh, ang ganda! So, eto sa skin ko si Siargao. Ito yung pinaka-perfect na shade for me. Nakikita niyo, guys? Ang ganda ng pagkaka-blend out niya kahit brush lang yung ginamit ko. Ganda! Ang ganda niya. Very natural! Yung gusto ko. Ganda-ganda. Okay. Sige, doon naman tayo sa kabilang side and we'll use ang ating velvety egg, which is perfect lalo na sa mga palagamit ng skin tint kasi ito hindi niya basa-basa na-absorb yung product. So, makakatipid kayo dito. Yung ibang sponge kasi sobrang lambot. Alam niyo yung kinakain lang niya yung product. So, ito yung masasuggest ko kung skin tint, tinted moisturizer, yan yung mga ginagamit nyo. Tinted sunscreen, etc. Of course, available sa aming Lazada. Lalagay ko yung link sa description box. Ano po? Ayun, kita nyo. Oh, merong harang kasi siya, kaya hindi niya basa-basa na-absorb yung produkto. Natatransfer mo pa rin siya sa skin. So, hindi siya kinakain lang ng sponge. Nasayang naman, di ba? Okay, let's compare. So, ito yung in-apply natin gamit ang sponge. I like this one better. Compare dito. Honestly, mas maganda yung itsura nito. Okay din naman brush. Depende kung saan kayo sanay. Okay, pero hindi nyo makikita. Actually, sa tingin, hindi mo rin mawaware kung ano talaga yung ginamit mo ay brush, ginamit mo ay sponge. So, ganun kaganda yung produkto. Yun yung deal breaker doon eh. Kasi very blendable tong first base. Okay, ang ganda! Iniisip ko kanina, maglalagay pa ba ako ng something sa baba ko? Kasi nga, maglalagay pa ba ako concealer? Kasi diba, ang dami kong pinanggalingan ng pimple. Pero tingnan nyo, I would say this one is light to medium coverage. Tama naman sa claims nila, light to medium. Hindi niya totally natakpan, pero kahit pa paano, alam niyo yun, di ba kanina kitang-kita? Maglagay pa tayo isa pang layer, since isang layer pa lang yan nilagay natin dito. One more layer, let's see kung matatakpan pa niya. Asa na? Asa na sis? Nawala! Ang galing! Natutuwa ako, ang galing niya. Ako, winiwish ko na lang sana okay siya sa aking oily skin at pawisin. Alright, so magpa-powder lang ako, I will use Bello sa Nexpert. Set and bake. Until now, ewan ko kung ako na lang yung nagbe-bake, pero it still helps sa akin, guys, ha? Para mapatagal talaga yung aking makeup. Baking pa rin, hindi ko pa rin siya maiwan, kasi talagang it works sa akin, okay? Pag hindi ako nag-bake, sigurado yan maya-maya, hulas agad. Or kung hindi man hulas agad, nakikita niyo sobrang oily, sobrang kintab, hindi na siya komportable for me. So, wala naman mawawala. Okay, let's bake. Alright, so tapusin ko muna yung aking face and then I will be back. Guys, ang komportable niya. Sobrang komportable niya on my oily skin. And again guys, ha, pawisin ako. So I'm excited kung ano magiging itsura niya for later sa aking skin. So right now, it is 9:01 AM and I'll be back later for, of course, update natin kung kumusta siya on natural lighting, di ba? Gusto niyo pa ba mag-flash photo? Sige. Okay, babalik ako mamaya for an update. 11:31 PM. Ayan, anong hours pa tayo natapos kanina? 9? So, ito yung first blot natin.
Mainit pa kanina, ha? Ang init dun sa barangay. Hindi pa siya ganun ka-oily. Kiyari lang siya. So, ayan. Pero, ayan, nakikita na yung aking mga pimple. Pero, okay pa rin. And, ayan, I'm happy kasi naano ako. Nabati ako, eh. Nabati ako, Lau. Mm-hmm. Buti pa yung sa barangay, binabati ako na maganda. Ibig sabihin, okay yung product na ginawa. Update, guys. Para makita niyo siya on natural lighting. So, ito siya. Ang fresh lang. Diba? Tapos yung glow dyan, yes, it's oil. Pero it's oil na... Keri pa. Parang glowing lang yung dating niya. Ayan, keri pa. Hindi pa ako magbablot. So, isang beses pala ako nag-blot mula nung 9 a.m. kanina. So... That's our face. I like it. Halos makalimutan ko na nga mag-update kasi parang wala lang siya. Very lightweight. May isa lang akong concern, which is I think hindi naman talaga basta-basta maiiwasan. Yung may sumisingit dito. O yan, oh, may sumisiksik sa gilid ng nose ko. Other than that, okay naman tayo, guys. Okay, guys. Last and final update. It's now 6:30. So, mga 9 hours mahigit na yung ating makeup. And... 9 hours mahigit. Tingnan niyo mabuti yung aking skin. It feels so lightweight. Alam niya na kung ano yung aking final thoughts. Kasi I'm happy. Halos hindi nga ako makapag-update kasi wala naman ako i-update. Sobrang komportable niya on my skin. Naglalagas na nga yung mga fiber sa mascara ko eh. Pero siya ay matibay pa rin. Matibay pa rin. Tapos, sa buong araw, 2 beses lang ako nag-blot. Tapos, skin tint lang siya. Tapos, kung pwede mo siyang reapply, why not? Ano siya eh? SPF 30. Broad spectrum SPF 30. So, pwede mong reapply ng reapply. So, ayun lang. My final thoughts, I like it! Kung i-compare ko siya, halos kasing level siya ng Vice Cosmetics na yung paborito ko, Blurfection. Ay, pero mas mura yung Blurfection, guys. $425. So, mas mura si Vice Cosmetics na Blurfection. But, yung shade range, I think mas marami ang shades na available sa first base. Tama ba ako? Ayun nga, dahil nga meron siyang skincare ingredients, feeling ko yun yung nagpamahal sa kanya. Pero, kung ako yung papipiliin, Blurfection or itong first base, performance-wise, they're the same. Okay, pero kung long-term benefits, meron din namang skincare ingredients si Vice Cosmetics na Blurfection. But for me, mas lamang. Ewan ko siguro dahil niacinamide and hyaluronic acid. Yung azelaic or azelaic acid, hindi ako masyadong familiar dyan. Pero definitely yung niacinamide and hyaluronic acid, it's a yes pagdating sa skincare. Meron din siya SPF 30, the same din with Blurfection. So, nasa sa inyo na lang yan kung ano ang mas preferred nyo when it comes sa skincare na ingredients niya. It's worth trying out. And kung hindi kayo makahanap ng shade dun sa isa, for sure, makakahanap kayo dito. Sana makahanap kayo. Pero grabe, ang dami na nito ha. 12 na shades. So, ayun lang guys. Let me know your thoughts. Kung nasubukan nyo na itong first base skin tint, all caps yes for me. Kung meron kayo mga requests, feel free to comment down below para yun yung i-next natin. Ha, meron pa tayong. Basta alam nyo na yan, may mga coming soon tayo. Thank you so much for watching. At kung na-enjoy nyo to at nakatulong tong video na to, don't forget to thumbs up. And I will see you again on my next one. Bye, guys!